depensa ang ilang mga kumpanyang pinuna ng Food and Drug Administration dahil sa substandard umano nilang makeup products. Pero nanindigan ang FDA na hindi pwedeng ipagwalang bahala ang mga paglabag sa safety standards. Nagbabalita si Marlene Alcaide. Kontaminado, yan ang hatol ng Food and Drug Administration sa produktong Lip and Cheek Stain Night Berry ng kumpanyang Ever Bilena. Sa advisory ng FDA, nakitaan ang batch 19A03QW na higit 1,000 colony-forming unit o mga mikrobyo kada gramo na lalampas sa standard para sa mga makeup product. Dahil dito, maaari raw magdulot ng pangangati, matinding allergy o organ failure ang paggamit nito. Sabi naman ng Ever Bilena, viniverify na nila ito at inaasahang tatagal na hanggang 1 linggo ang kanilang pagsusuri. Ang kumpanyang Brilliant Skin naman, sinabi noong nakaraang taon pa inilabas ang mga produkto nila na kinwekestyon ng FDA. Yan ay ang facial cream na nakitaan umano ng chemical na tretinoin na pinagbawal na sa mga beauty product dahil sa masamang epekto nito sa mga buntis at sa pamumula at permanenteng skin discoloration na posibleng maidulot nito. Ganito rin ang epekto ng pinagbabawal na rin na hydroquinone na nakita naman sa toner ng Brilliant Skin. Po yung nagsisirculate po sa market ngayon ay cosmetics grade. Makakarinyo lang po ng aming license noong December 2020. Pero nanindigan ng FDA na hindi rekomendadong gamitin ang anumang makeup product na hindi dumaan sa kanilang pagsusuri sapagkat hindi makakasiguro ang mamimili na ito'y dekalidad at ligtas. Payo ng ahensya para makatiyak sa mga tinatangkilik niyong produkto, pumunta sa website nila na verification.fda.gov.ph. Dito makikita ang lisensyang hawak ng mga kumpanya at ang mga pinarehistro nilang produkto. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5.